Bakit ko sinampal si Kiko Matos? Sinampal ko si Kiko Matos kasi gusto ko. Ako lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya nung nagkaroon ako ng chance, grinab ko na. Kasi ang chance minsan lang dumaan sa buhay natin yan eh. Ngayon, gusto kong pag-usapan yung issue na nangyari about kay Kiko Matos. At bago ko i-discuss yung nangyari sa event, sa nakaraang Battle of the YouTubers, Rendon versus Jonah, na ang pinaka naging highlight ay yung nangyari sa amin between ni Kiko Matos. Gusto ko mong sabihin sa inyo, disclaimer na rin, na pumunta po ako doon sa event na yon as me, as Rendon Labrador. Wala pong kinalaman lahat ng affiliations ko, wala pong kinalaman lahat ng brands na connected sa akin, business or endorsement na meron po ako. Pumunta po ako doon as me, as Rendon Labrador. Bakit ko sinampal si Kiko Matos? Sinampal ko si Kiko Matos kasi gusto ko. At wala akong kailangang ipaliwanag sa inyong lahat. Accountable po ako sa actions na ginawa ko doon. Hindi ko nagustuhan yung sinabi niya, kaya ako ginawa yon. Kung magdedemanda man si Kiko Matos, karapatan niya yon. Hindi tayo nagpapakahirap sa buhay natin. Hindi tayo nagpapakahirap iayos ang sarili natin para lang hayaan na i-disrespect tayo ng ibang tao. Hindi ko siya sinampal dahil siya si Kiko Matos. Sinampal ko siya dahil sa actions niya. Sinampal ko siya dahil hindi ko nagustuhan yung ginawa niya. Gusto ko ding masampal si Kiko Matos ng katotohanan sa layuning baka magbago pa siya. Minsan kasi sa buhay kailangan nating masaktan para magising tayo sa katotohanan. Naniniwala din ako na wala namang pinanganak sa mundo na masamang tao. Gusto ko kasing ilabas yung potential ni Kiko Matos, kaya ako ginawa yun. At tingin ko rin na ako lang ang pwedeng gumawa nun. Kaya nung nagkaroon ako ng chance, grinab ko na. Kasi ang chance minsan lang dumaan sa buhay natin yan eh. Kahit sa tingin ng iba na masama yung ginawa ko, okay lang. Willing ako i-sacrifice yung sarili ko, basta makatulong ako sa ibang tao. At ngayon, kung kulang pa yung sampal na ginawa ko, willing akong ulit-ulitin yon hanggang sa makuha ni Kiko yung tagumpay niya. Hindi ko sinasabing matapang ako or mabait akong tao. Yung ugali ko kasi nakadepende sa taong kaharap ko. Tao lang din ako katulad ninyo. May emotions din ako. Ito po yung gusto kong masaksihan ninyo sa social media. Ang katotohanan ng buhay. Hindi ko po ginagawa itong lahat para ipakita sa inyo na ako yung pinakamatapang, ako yung pinakasuperior, ako yung pinakahari, or ako yung pinakamagaling. Hindi ko po layunin na magustuhan ako ng tao. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung sino talaga ako. Gusto ko lang pong magpakatotoo sa inyong lahat. Hindi ko po pinopromote ang violence. Gusto ko lang pong malaman ninyo na hindi ako proud sa ginawa ko. Pero ang gusto kong message na makuha niyo po dito ay huwag na huwag niyong hahayaan na tapakan kayo ng ibang tao. Kung sakaling may ibang tao sa paligid ko na nasaksihan ko na inaargabyado, ganun din yung gagawin ko. Sasampalin ko rin yung tao na yon, kahit hindi ako mismo yung inaargabyado. Kasi naging mahina din po ako, nabully rin po ako. Kaya ngayon, gusto ko pong mag-step up para sa mga taong naargabyado. Yun din po kasi yung mga isang reason kung bakit po ako nagpapakahirap araw-araw para abutin po yung mga pangarap ko. Kasi gusto ko pong maprotektahan yung mga taong walang kakayanang ipagtanggol po yung mga sarili nila. Gusto ko pong itama yung mga tingin kong mali. Para po sa mga taong nabubuli or naaapi or nakakaramdam ng mga ganyang mga bagay, gusto ko pong malaman ninyo na hindi po violence ang sagot. Gusto kong gamitin nyo yan na fuel para mas lalo nyo pang maabot yung mga pangarap nyo sa buhay. At para pag tayo yung nagtagumpay, tayo po yung magsilbing magandang halimbawa para maitama po yung mga maling ayaw natin. Tayo po mismo dapat yung magsilbing pagbabago. Gusto kong magpasalamat sa lahat sa patuloy na pagsuporta at pagtitiwala. Sana po na-motivate ko po kayo at napagbigay po ulit ako ng inspiration para magpatuloy po kayo sa buhay. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo next episode. Rendon Labrador here. Stay fit, stay healthy, stay motivated.